Hello everyone, Megalab shout out, Changot, Warrior, Mama, Levi de Guzman, ayan. Kinig lang muna. Okay lang, pag hindi kayo maka-attend at busy po kayo, okay lang po. Huwag po kayong mag-aalala at huwag kayong... Mas importante po yung ginagawa nyo kaysa yung ano. Pwede nyo naman yung i-play mamaya or play lang ganyan tapos ano. Diba? Okay lang po. Huwag kayong mag-ano dyan. Okay? Kasi, syempre, mas priority pa rin ninyo yung mga ginagawa nyo. Ayan. Annoyed Ice Cave, Josephine Reyes, good hello, good morning po. Ayan, good morning everyone. Mega love shout out po. Ayan po. Punta ako sa Apple kanina, Apple Store eh. O nga ma'am, naka-play lang. Alright. Okay lang po, wag na kayong ano, mag-abala pa. Mahirap po kasi na ano eh, yung may ginagawa kayo, mas maganda po yung ano, tag dito. Yung priority nyo po yung mga ginagawa nyo kasi mas importante po yun, di ba ho? Yan. Alright, mega love shout out. Sir Winnie, anong masasabi mo sa child, sa ano nila, invitation nila? Yes or no? Did you see? My invitation. What you can say about it? What can Mary Jane, good morning po. Ayan. Hello everyone. Let's just just dance daw sabi ni Ella. Good morning, Aldriana TV. Mega love shout out. Ayan. Bumili tayo ng mouse para hindi na dyan tayo sa ano. Mega love shout out. Ayan, Mildred Asuncion from Dubai. Mega love shout out po. Ayan, may mga Dubai tayo. Grabe. Diba? May mga ano tayo, Dubai. Ang kirap naman itong buksan. Huwag na lang. lang tayo. gusto ko kasing masukat yung ano nila eh, yung mga IQ level eh. Tingnan mo doon kay Kayo, sumurender sila kay Kayo, ano? O, di ba? Ang hirap naman buksan to. Mega love Sharon Blooming si Madam. Thank you naman. Ay, naku po, ang hirap naman. Good morning. Ayan, good morning everyone. Mega love shout out. Ay, paano ba to? Diba? Morning everyone. Ayan, thank you. Ay, pareho lang palang charger nito. What? Ito. Ako ito, Bluetooth. Akala ko ba Bluetooth? Ayan. My honest opinion, I'm not going to wasting my 1 minute. Tama. Tama ka naman dyan, Madam Ella. Diba? Madam, you're right. Ipa-ano natin kay ano? Kay Warrior Mama. Kayang-kaya niya yan. Tiangot, mega love shout out. Ayan. 'Di ba? Mega mega love shout out po. Ayan. Diba? Thank you for coming. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Chargeable pala 'to, pambira. Sir Winnie, Mel, good morning, I'm from South Korea, Mel Espalimbergo, ayan, bigay na lang, oo nga, bigay ko na lang kay Sparrow, sa'yo na lang yon, wala daw mali,
Sparrow, wala daw mali. Wala daw mali. Ang lakas ng views mo, ha? Oh my God. Could you guys imagine that? Naka 14 kay si Sparrow. Ang lupit mo, ha? Ikaw na talaga. Ikaw na talaga. Kahit hindi ka namin kilala. Ano ba? Sino ba ikaw, sir? Ang lupit, ang lakas, ha? Viral sa'yo, ha? Araw-arawin mo. Ay, wala eh. Ano ba to? Hindi ko talaga kilala yan si Sir Sparrow. Sino kaya siya? Ayun yung pakita yung mukha niya eh. Grabe yung ano niya eh. Diba? Ayaw niya talaga ipakita yung face niya. Bakit ayaw ipakita yung face? Sparrow Alpha, make a love shoutout. Ayan, Sparrow Alpha, make a love shoutout sa'yo. Oh, dami mong ano ah, dami mong supporters dito ah. Good morning. Ang dami mong supporters dito, Sir Sparrow ah. Lupit mo ah. Wow, bonggaysus ka talaga. Diba? Bonggaysus ka talaga. Ang lupit mo talaga. Muchi yan, make a love shoutout. Good morning, Marilyn, Michi, Gratila, yan. Nag-alab, shoutout, Oriana TV. Salamat, guys. Ay, ay, ay. Yan. Yan, palagdagan nyo naman yung tamsak-tamsak nyo. Ayan, 731 lang. Mga ka-NC John, Jom Carr, and Cedros. Ayan po. Ano? Melo? Melo. NC. Morning, Sefina. Mega love share Sparrow. Dito tayo. Ayan. Dami mong fans, ha? Ang dami mong fans. Talagang believe na talaga ako sa iyo, sir. Ang dami mong ano dito, nag-support sa iyo ah, ang daming nag-support sa iyo dito. Ayan, so 'yun po ang ating re-reactionan ngayon kay Kalinga Prab. Ayan. Okay, okay. Dati mo at ni si Jensi, at ngayong araw po ay ang schedule ng dentist. So, ang ating reaction for today is yung kay Edsy, part 15, Beyonce na iyak na lang bigla, sinamahan na ni Edo sa dentista. So, ito po yung ating reactionan for today, at sa inyong mapapanood po ay pinasundo si Kali, si ano, si Viancy kay Kalingap Edu, at di mapapanood nyo rin po rito as in talaga kung kaano niya karespeto si Kalingap Rab, kasi nag-aalala din si Edu na masyado na silang matagal sa daanan at nag-worry siya baka magalit si Kalingap Rab. So ngayon panoorin natin para naman may alam natin kung ano yung ating ibibigay na opinion. Yan. Mega love shoutout. Yun. Josephine Reyes, shoutout po. Ka-baby Edsy. Yes, ka-baby Edsy. And malulupit ang mga sponsor nila. Lovable Tita USA. Actually, nandito si Lovable Tita USA nung ano, last time na nagre-reaction video tayo. Ayan. Lani Brown, mega love shoutout. Ayan po. Sparrow Alpha, how about next month? Anong usapan nyo dyan eh? Ela, opo, magkita sa tamang panahon. Kaya nga eh, bakit wala naman itong muka? Ayan, kaya mo lang. Alam mo ang gagawin mo. Kung ayaw mo ipakita yung mukha mo, magmaskara ka na lang kaya. Bumili ka ng mascara. Yan, bumili ka ng mascara. Tapos ang ano mo, Sparrow Alpha Mask Man. Kung ayaw mong ipakita yung mukha mo, edi magmaskara ka na lang. Bumili ka ng mascara. Yan, parang yung sa ano, o, diba? At least, ano, diba? Hi, Marlene. Good evening. Mega love. Shout out. Ayan. Mm-hmm. Diba? Alright, umpisahan na po natin. Pupunta po natin siya ngayon. Alright. Nasundo po siya sa akin ni Kalinga Prab. Ayan, dala ko yung gold chip. Oh.
kaya nakikita natin, si Edo na po ang nagdadrive yung kanyang kotse. Two weeks na siyang nagdadrive sa kotse niya. Yun. So, pinasundo siya ni Kalinga Prab na kailangan niyang kailangan niyang sunduin si Biansi. Ate mo. Hello po, magandang umaga po. Tay. Magandang umaga po. Opo, nagkain na po ako. Ano? Oh, grabe, Bobby. Ano, tara. Ano, excited ka na? Ganda, talagang ang ganda ng face niya. Shout out Team Trulala, thumbs up po, good day po. Marine at sa lahat ng andito, yan. So ayan, ang ganda-ganda ng pisngi ni Vivian Say, as in, lagi siyang nagbablast on yung kanyang baby face at ang kanyang face na rosy cheeks lagi. Ayan, salamat sa pa-jacket pa. Alright, well, you're welcome po, Miss Josephine. Ngayon ka lang nagpa-doctor, no? Ay, nagpa-check ng ngipin mo? No, ano po yung maganda? Sigurado. Gaganda ang ngiti mo niyan. Sigurado mo, maraming magkakagusto sa'yo niyan. Hindi. So, sinasabi nga ni Edo na siguradong gaganda ang ipin ni Vianse at maraming magkakagusto na sa kanya. So, ngayon, aba, parang ano na yun Edo, ah, parang heads up, parang gano'n na, oops, pag maganda ng ngipin mo, maraming magkakasundo, mas marami na akong karibal, parang gano'n. Gaagapay, good morning, from UST Manila, gusto namin, ang from UST Manila, gusto namin talaga. Malimbang Biko, may club shara, Tess De Vera, good morning po, watching from Hong Kong. Nakabahan. Nagkakabahan, nandito naman ako eh. Oh, ayan, sabi ni Edo, huwag kang kamahan, nandito naman ako. Away talagang pinapalakas, binibigyan po ng ano, binibigyan ni si Beyonce ng ano, confidence, self-confidence para hindi siya kabahan at magiging strong siya. Ayan, na hindi siya mahihiyain. Gandang morning. Ayan, Zoom. May galing. Matagal na naman natin yung life natin. So what's your feeling? So si Beyonce, instead na umupo, dito ako natatawa eh. Dito po ako natawa kay Beyonce kasi dumiretso siya sa likod, doon sa passenger seat sa likod. Doon siya umupo instead na uupo siya sa tabi ni Edu. As in, hindi pa rin siya talaga comfortable na uupo doon sa tabi niya kasi syempre si Beyonce baka sigurong nasa isip ni Beyonce ay baka iisipin ni Edu na ano ako. Na feeling special kasi nakaupo na ako dito sa harap. So, syempre, nagtaka si Edo, bakit si Beyonce ay nasa likod? Kaya, panoorin natin kung ano ang gagawin ni Edo. Bakit ka lang dyan? Dito ka dapat sa driver's seat, no? Ay, hindi pwede. Hindi ka ako sa akin ko dito. Para naman ako dito, para kung di kang walang kasama. Ako, hindi ako okay. Gusto ko lang katabi. Hira na harap ko eh. Dito ka na. Dito tayo. Ah, napaka-gentleman ni Edu, mga kaibigan. Sana all. Diyan ako matatawa ni Edu. Alam mo, mas maganda ang view sa unahan. Tara. Kita ko naman ko. Tara lang. Kinala sa'yo Uren siga 밤이 지나고 빛이 쏟아지길 삶이라는 건 왕 스웨트
Naging drama. Oo nga. Yan yung una kong ano eh. Alam mo, naalala ko yung mga na sa Pilipinas. Diba sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, abay, nagmamadali silang umupo sa harapan. Akala nila kasi ang harapan is special, right? Especially yung hindi nakakaalam. Kasi pag umupo ka sa harapan, syempre, hindi siya driver. Pero pag umupo ka sa doon sa passenger, driver mo siya. Analin ko. Tabi ups ako. Ah. Oh. Kumusta ka naman? Ano nararamdaman mo ngayon? Ano sa kaya sa kotse ko? Ang ganda na. Hirap talaga. Ay, lago, talagang sutil. May pagkasutil si Edu. Anong nararamdaman mo ngayon na nakasakay ka na sa kotse ko? Okay naman. Ambi. Joke lang. Seatbelt mo, hindi mo pa inaano. Hindi ka na marunong. Para safe ka. Ba, bongka. Talaga pati seatbelt. Pinag-seatbeltan si Viancy para safe ang kanyang baby angel. Para safe ang ating Viancy, baby Viancy. Kasi po lagi talaga yun. Napakasit ka talaga, no? Oh! Hindi kasi nagsasalita si Viancy. Kaya si Edo, sinagot na rin niya yung tanong niya. Sabi niya, napakasweet ko. Sabi niya, napakasweet ko. Sana all, baby. Ay, Diyos ko. Anong tawag dito? Yung tinatanong ni Edo, siya na rin ang sumasagot. Yung baby Viancy nito. Pwede ka na? Hindi ka na rin ba makita ang driving skills ko? Tingnan nyo yung cheek ni ano, yung cheek ni Viancy. Pulang-pula yung cheek niya. Hold on, I need a water. I think I need, I ate too much sa salt. Yung water natin. Wala po. Ang dami kong ginastos ngayong araw na to. 20,000 araw. So, sorry po. Maganda, maganda. Hindi naman tayo titilapon sa ano. Tanawan eh. Kaya ko to. Tanawan? Usan na ba to? Huwag mong kabahan. Uy, wala ka bang tiwala sa akin? Sabi ang talog. Grabe, grabe yung driving skill ni Edu ha. Umpisa pa lang ang alog-alog na. Si Just Julie, parang hindi yun, hindi ka na updated sa amin ngayon. Tingnan mo. Tingnan mo yung driving skill niya. Kakatakbo pa lang eh, sobrang alog-alog na. Grabe naman oh. Sige mo, mararing tayo doon na maligtas. Super bumpy yung ano. So sinasabi niya kay ano, kay eh, ano, kay Baby Viancy, kay ay, nako, good morning po, Madam Marilyn, pwede po po, ayan, parang, ano, bumpy, super bumpy yung, ano, yung daanan sobrang rough, kaya yung driving skill ni Edo na pinaparate niya kay Viancy ay hindi smooth, oh my gosh. Dahil, syempre, ano, lagi kong pang safety ng aking pasahero. Lalo pa na. Ikaw pang pasahero ko. Siyempre, doble ingat ako. No? Ano lang tayo? 30. Alam yung 30? Sa Pilipinas, ginagamit nila kilometers. Eh dito, miles. So yung 30 nila, ang baba no? Nasa 15 lang?
Kasi dito, pag miles dito, 60. Pag 30, pag 30 kasi doon, ay pag 60 na dito, pag 30 doon, 15. Pag 30 dito, nasa 60 na. Ay, Diyos ko pa. Natama din ako sa mag-sign up na. Oo nga, eh, nag-sign up. Lang tayo. 30 miles per hour. Oops. Yan. Relax ka lang dyan, ha? Relax. Sabihin mo sa akin kapag ka nabibilisan ka. So, ano ba ang pwede nating gawin habang nagbabiyahe? Para di naman ako dito mabored at ano pa kayo. Kasi baka ako dito magkatulog. Di mo ako kinakausap eh. Mahirap na. Miro mo yung hindi nagsasalita si Beyonce. Si Edo lang ang nagdadaldal. Hanggang makarating sila. Ang hirap nun ah. Yung kinakausap mo, yung sumasagot. Yung sinasabi ni Edo, siya rin ang sumasagot. O diba? Sana Edo. Siguro kantaan mo ako. Kasi wala akong dalang ano. Naiwan ko yata yung cellphone ko. Hindi tayo makapagpatugtog. Kanta mo ako nung... Ano ba yun yung lagi kinakanta ng fans? Alala mo ba yun? Yung theme song? Sige nga, parinig nga. Yung ano, ano tawag doon? Ay, yun, sabihin mo lagi. Sabihin mo lagi. Ikaw ang aking mahal. Kuya daw po, may kalasyat, Merlin Piedad, mali daw, sabi niya, talaga naman si Edo, sinasadya niya lang, oh, para mapakanta niya si Beyonce. Puya Janeline, hello, ang grabe ang patulog sa amin ng dalawang batang. Di ba? Oh, anong nangyari? Sinasadya ni Edo na maging mali yung theme song nila para mapilit niyang kumanta si Beyonce kasi hindi nga po nagsasalita. Hindi ka naman dyan natatakot? Inabahan sa aking driving skills? Medyo po. Medyo. Ay, niya tanong-tanong niya talaga. Sabi niya, oh, hindi ka ba natatakot sa driving skills ko? Sabi niya, medyo po. Kasi, anong tawag dito? Si Beyonce, natatakot sa driving skill ni Edo. Eh, paano man kasi, nagbabounce, nagaganap. So, bumpy. Yun na, parang yung road nila, bumpy. Nagbabounce-bounce siya eh. Masyadong maalog yung road. Ay, naku, yung daanan. Oh, my. Ito, tatakotin kita lalo. Nakita mo yun? First time ko ginawa yun. Nag-overtake ako sa truck. Nabilib ka ba? Dahan-dahan ako makakumaan. Ha? Pabulumi pa na sa kin. Sabi niya, ganun, So, sinasabihan niya si Edo na dahan-dahan lang po, baka biglang lumipad yung sasakyan niyo. Abay, grabe ang nervous ni Beyonce sa driving skill ni Edo. Amagin mo ba naman, 2 weeks pa lang siyang nagda-drive, tapos... grabe yung, ha? Grabe talaga yung nervous ni Beyonce. Ay, hindi mo, siguro hindi niya alam ang nararamdaman niya. Maiihi o matatae. Oh my gosh. Diba? Sobra talaga. Malupit talaga ito. Alam mo, di tayo pwede pabag... Nag-overtake pa si Edo, ha? Nag-overtake pa talaga siya. Lalo tuloy si Beyonce. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, eh. As in, nervous siya. Hindi makasalita, nahihilo. Oo, sobra talagang, ano, bouncy, yung driving skill ni Edo. Pagalbala kasi, nahabol natin yung schedule mo, eh. Medyo... late na tayo. Na-stress na ako dito. Baka kayo mapagalitan ni Kalingan Kurab. See? Magpinsan buo yan. Ah. Matagal na silang magkasama ni Kalingan Kurab. Pero tingnan nyo, nagbo-worry pa rin siya.
Nagwo-worry siya kasi late na sila, baka mapagalitan sila ni Kalinga Prab. Talaga si Edo, trabaho lang talaga siya. You know, hindi niya tinetake advantage, hindi niya tinetake advantage yung kamag-anak nila ni Rob. So, Kalinga Prab. So, for Edo, ay isa pa rin siyang staff kay Kalinga Prab. Yun po yung magandang attitude niya, work ethics ni Edo sa trabaho. Si kanina pa tayo dito eh. Pati ka yung lahat ng takot na nararamdaman mo. Dito ka tumingin. Yan, sa akin lang. Siya nga pala. Naglalakad ka pa rin ba pag umuwi? Ako. Delikado yan. Grabe ang concern ni Edo, no? Kung nag-ano pa daw. Grabe ang concern ni Edo kung naglalakad pa rin daw si Vianse. Sabi niya, naku, delikado yan, sabi niya. So, nag-offer si Edo dito, nasusundin niya. Pero, ang layo-layo kaya ng lugar nila, no? So, gusto ni Edo na hatid sundo niya si Vianse. Minsan, siguro, pag may ano, pwede mo kitang ano, i-pick up in. Gusto mo? Okay na. Feeling naman eh. Sobra na ang effort. So, wag na daw po kasi malayo, sabi naman ni Edo. Wag na kasi sobrang effort. Sabi niya, sinagot niya rin yung tanong niya, no? At least si Vianse, hindi po siya mapagsamantala. Kumunila. Feeling naman ako eh. Feeling naman ako mag-sundo eh. Basta, kung gusto mo lang. Ay, ko kayo, Eds. Bakit? Susuka ka? Hala. Teka lang. Eto, dito ako natatawang-tawa eh. Sabi niya ganun. Kaya hindi na siya makapagsalita kasi sukang-suka na pala siya. Alam niyo yung, ang hirap pa naman yung pakiramdam na ganito pag nandun ka sa sasakyan mo. Kasi pag yung sasakyan mo, oh my God, talagang grabe talaga ang ano mo eh, masusuka ka talaga eh. Di ba yung pakiramdam, yung aakyat dito. Naghanap ng plastic si Vianse. Oh my goodness. Grabe. Ito ang nakakatawa talaga dito eh. Nag-worry si Edo. Baka daw biglang sumuka si Vianse sa kanyang sasakyan. Huwag ka susuka sa kotse ah. Kakalinis lang natin ito eh. Ay, teka lang. Iisip mo muna yan. Kaya mo ba ba? Malapit na muna tayo eh. Oh. Ilang minuto na lang ito. Dapat pag ganyan, pag nasusuka yung passenger mo, yung kasama mo, ang gagawin mo, i-turn off mo yung AC, buksan mo yung bintana para siya ng press air. Para yung pagsusuka niya mawawala. Dumurin mo na muna. Ay, sorry. Paano mo masusuka niya? Oh, delikado. Team Carol at Team Trulala sa housing program ni Kalinga Prab. Shout out po sa inyong lahat. Nag-a-bega love, Shara. Babagalan ko na lang ng konti. Patay tayo dito. Sabi mo na sa akin kung di mo na kaya. Bababa kita. Baka meron ka naman yung kating. Kaya nga, mag-pull over muna kayo. Or bago... Kasi ang mga nasusuka, kailangan bago sila sumampa, dapat may candy sila or Bix na laging dala. Or yung dahon ng kalamansi, yun. Kailangan merong kanon tapos inaamoy-amoy mo lang. Tingko. Amoyin mo na muna. Cecilia! Nasusuka ka ba sa amin ng sasakyan? Masyado lang talaga mabilis ang pag-drive ko. Kahilo po. Ano pag-drive niya po? Nakakahilo daw yung pag-drive niya. Masyadong malikot yung kamay ni Edo mag-drive. Kaya hilong-hilo na si Vianse. Pasensya na. 2 weeks pa lang kasi ako nag-aaral. Wala pa tayo masyadong experience.
Nakarating din. Nakarating din. Ano? Okay ka lang? Hindi ka nasa suka? Masakit ang ulo mo? Medyo? Saan sumasakit? Dito ba? Ayun, sumakit. Sumakit ang ulo ni Beyonce. Sumakit ang ulo ni Beyonce. Hintid ba? Hello, Team Trulala and Team Keror. Mega love, shoutout, Rosilna Ferreria. Warrior Bama. Ayan. Alam mo na, Sean, my dear. Shoutout. Ayan. Alam mo, nagpamasads ako kanina. In-invite ako ng anak ko eh. Sabi niya, magpamasads daw siya yung nagbayad ng masads ko. Wow. Ang sarap talaga yung masads. Grabe. Pagpunta ko naman doon, abay, napagastos naman ako ng malaki. Ang laki nung nagastos ko, mga kaibigan. Nakaano ako, Diyos ko po. Okay na. Tara, tara. Nag-aantay na sila. Worry na siya na malilate sila. Pero, ayun, nag-aantay pa. Wala mo, dito rin ako nagpa-brace eh. Ano ko? Dito rin ako. Dito para minsan pag may ano ka, pwede kita samahan. Tamang-tama daw pag ano na eh, di sasamahan na ni Edo, isahan na lang yung pagpunti nila kasi andyan din siya nagpa-brace. So pag pina-adjust niya, si Edo na ang kasama niya. Wow. Sana oh. Ito mo kinigin na lang. Tara. Buka muna, buka. Iwan kami, paano pa? Pinahawak yung cellphone kay Edo. Oh my goodness. Hello. Laka, bubungihin ka na. Lahat na. So yung first time is 1, level 12, 13, 14. So before tayo mag-braces, kailangan mapasahan doon yung 14 ang ngipin. And then may isa siyang kailangan din bulutin. Ang dami. Ay, bubunutin yung isang ngipin niya. Sayang. Dapat pinarot kanal na rin niya lang yun tapos pinaglagay niya ng crown. Kasi once na binunot yan, ano pa rin yan? Gagalaw yung mangingipin niya sa baba. Gagalaw. Ang mangyayari ay magkakaroon siya ng gap. Yan yung nangyari po yung ngipin ko kasi pinabunot ko siya, nagkaroon ako ng gap. Kaya may mga gap yung ngipin ko sa baba dahil po yun ang nangyari. So, before natin gawin ang braces, yun ha, taskas. At Amica Insurance. Dapat ang pinagawa, apat inano na lang kung ano, 231 viewers, 235, patamsak naman, daming sira ng ngipin niya. Yes, oo. Kasi alam niyo kung ano, nasisira kasi ang ngipin kadalasan. Yung natutulog tayo na hindi nagtututbrush at saka hindi natin nagpo-floss. Yung mga pagkain na nasisiksik sa ngipin natin, yun po yung nakakasira. Yun po yung nakakasira ng ngipin natin. Yun ang nagda-damage. At saka kung mahilig tayo sa soda na hindi tayo uminom ng tubig after natin uminom ng soda, abay, isa rin yun sa nakakasira. Sinabi po ng dentist dito na yung soda, acid po yan, may strong daw yan, sobrang strong daw yan para sa ngipin, nasisira daw ho yan. Pero most of all, yung kanin, kailangan mag-toothbrush bago matulog at i-floss natin para yung mga kanin-kanin dyan na natitira, nakasiksik, hindi yun, hindi masisira yung ngipin natin. Ayan. Diba? Rukkapi. Ah, sa taas yata tirukkapi na. Okay. Okay. Ngayon po, nandito tayo sa bahay ni Kalinga Prab. Medyo ginabi na po tayo. At bago po umuwi si Beyonce, no? I-unbox muna po natin itong mga binigay na packages ng mga fans. Wow! Pwede ka na? Tara, ano gusto mo unahin? Buksan. Ito. Joke lang.
Nakita na ito. Oh, ano ba? Sapatos yata. Ito ah. Tulungan niyo ko bilang dito. Sige ah. Grabe. Uy. Pangarap ano yan? Ano ito? Ay, lalagyan. Ay, lalagyan sapatos. Ano ito? Ay, di pagkain pala. Ano ko lalagyan ng sapatos? Pang negosyo ito. Hmm. Pwede ka na magtinda ng mga ulam nyo sa school. Marunong ka na magluto, no? Tinuruan kita magluto ng tinola, di ba? Ay, grabe, oh. May ingredients pa. Sakto. May ingredients pa, oh. Thank you po sa, ano, sila babutitas ko. Ay, tuyo. Ha? Ay, palaw. Grocery pala to, ah. Ay, po, oh. May mga ingredients. Magic sarap. May mga pang-fried chicken. Ano po, pangkabuhan showcase para ito lahat nila, Beyonce. Hindi laki. Hindi ko na mag-gawa na ang karinderya sa bahay niya. Pwesto na lang ang kulang, no? Para fishbowl to, ha? Ay, mga stick to. Ay, siya. Ano ba? Pangalan, panghawak. Ay, okay. Pang blender, no? Sakto. Ang sakto, kompleto pala yun. Parang fishbowl na naman ito. Mahilig tayo kasi sa fishbowl, ay, no? Ito, ilagay pa ng juice. Lagayan ng juice yan para pag nagbenta sila. Naku. Dami, ang daming mga ano, mga binibigay po. Ayan, tama po, dental floss lang, katapat. Hehe. Yeah, ay, ako lagi akong may dental floss na dala eh. Ayan, may regalo si Dr. Lab, tutuwa siya. Mhm. Ito ba? Kalma. Diyan siya ata. Well, dapat RRD. Yan, dalawa. Mas dilaw di ata ako. Kaya yeah, toto. Nasuot ka ba ng ganito? Backless yun. Bagay, meron naman. Okay yan, maganda. Yeah, sabi. Si Edo sabi niya. Natawa ako yung reaction niya doon sa damit. Oh, ano to? Dress to? Sabi yung ganun. Oh, backless oh. Backless oh. Sabi ganun. Susuot ka ba ng ganito? Ay, naging conservative bigla si Edo eh. Talagang tinignan niya talaga yung ano eh. Inusisa niya muna yung damit eh, yung dress, bago niya ibinigay kami yan. Sa bagay, bagay naman sa'yo to eh. Ay, may galam shoutout. Sabi po ni Sir Winnie 07, Elbert, Shella, Divina, Bruno. Pakidagdagan naman yung tamsak natin mga kapatid. Ay, Diyos ko po. Ito may bag ko pa. Uy, grabe. Terno. Ay, may laman nga. Wow! Ano to? Hangin. Hangin galing sa ibang bansa. Ito, thank you po. Sir Love, sa unboxing ko para sa iyo. Grabe! Grabe, Dr. Love, ang ganda! Ang ganda! Grabe sa dito po, ato. Ganda. Pati si Rabay sumisigaw eh. Pati si Rabay sumisigaw. Ay! Prima sandwich condition, LOL. Kaya nga, tama ka dyan, Ella. Alam mo ang binayad ko dito sa batang ito? Ako ang nagbayad ng lunch namin. Doon kami kumain sa seafood. Eh, mahal din ang seafood, no? Ako rin ang nagbayad. Ang mahal ng seafood plus tip ako pa nagbigay. Pamihira talaga. Kaya wala rin. Wala rin yung massage na ginawa ng anak ko. Pero okay naman kasi diba sweet. Ay, Diyos ko. Ang aga-aga niya akong in-invite. Eh, May. Halika na. Punta tayo. Papamassage kita. Yung pala. Sabi ko, sige-sige. Kasi plano ko lang. Bibili lang ng mouse. Tapos yung mga keyboard. Yung Bluetooth keyboard, tsaka yung ano, yung AirTag. Diyos ko, my God, ang dami kong nagastos. Huwag nyo nang tanongin. Grabe. Nakakalula. Grabe, Doc. Ang ganda yan. Ito, TV to eh. Ay, ano? Aircon. Aircon. Ang lamig-lamig na sa inyo. Aircon pa, oh. Grabe. Ay, grabe. Nag-uumpisa yung bahay ni Labianci pero punong-puno na ng gamit, no? Grabe, kay Labianci more on gamit eh. Ang daming binibigay eh. Kailan ako sa gitna? Parang kay Cross and din, marami din gamit yung binibigay, no? Kasi ang kapagang baso. Ay, grabe. Puro patos. Ay, grabe, original yan. Ano yun to?
Tungkalingap Ian. Ay, grabe! Para kay Ian. Hi, handsome boy, Ian. One of my favorite K-boys. This is our simple gift to you. Hope you like it. Thank you for support. All Kalingap team. From NC Global Supporters. Yan. From Maldita, ang Bikuran, Blas, Julie, and Team Lorang, USA. Tebs Lorel. Makita nyo doon sa reaction niya, parang ayaw eh. Diba? Niya, ano to? Sabi niya, backless? Sabi yung reaction niya talaga. Si Ato Navas kahapon, grabe. Eh, kasalanan niya din. Alam naman niya kasi bakit kasi siya, bakit kasi ginawa niya yun. Ilang beses na niyang ginagawa yun, eh, ginawa pa rin niya. Well, maybe he likes it. Because, you know. Eh, kasi alam naman niya na napaka-sensitibo yung ano na yan. Diba? So, dati na ano rin siya, dati na issuehan rin siya dati ng warning. Warning, wala naman pinagbago dun sa rules eh. And then, ginawa niya ulit, doon pa sa controversial, eh, anong mangyayari sa kanya? Talagang mababas siya. Salanan niya rin yan. Pero, mas pangit naman yung nagre-reactor, yung nagre-reaction na pinapakialaman niya yung angels, tapos wala naman ginagawa yung angels sa kanila, tapos kinukumpara doon sa angel, eh, doon sa ano nila. O di ba hindi naman nila, bakit naman mababas yung mga angel? Hindi na inaano niya yung mga angels kung ano daw ganyan ganyan. Sabi ko bakit naman mababas yung angels eh sa harap ng camera ay hindi naman ganoon ang kinikilos nila. Ah, napaka ano naman pero ano naman sila kumilos, napaka decente naman nila kumilos sa camera. Di ba hindi naman sila ano, so I don't think so. Malayo yung kinikilos naman nila, di ba? Tapos sabi nga ni Jackie, napanood ko yung ambush interview niya kay sino ba yun? Si Cedric. Eh maganda naman yung sinabi ni Jackie doon na sinasabi niya na bilang ate, sabi niya bilang babae kasi iba talaga. Kinakausap naman daw niya, pinapangaralan niya para kahit papaano maging okay yung kanilang personal appearance, 'di ba? Yung outside appearance, personal appearance nila sa mga tao. So, I don't think so magkakaroon ng problema doon, 'di ba? So, ayun nga yung nainis nga ako doon eh. Sabi ko bakit ganyan, ba't kaya ba tinatopic? Hindi naman it's out of her topic. It's out of the topic, it's irrelevant. Magpo-focus na lang siya dapat doon, 'di ba? So, I don't think so. Kailangan niya ano kasi kitang-kita mo naman, 'di ba? Kung ano yung diferensya. Yan, ang dami oh. Ano sinasabi nito? Ikaw nga magbasa? Napapago na ako. Edit girls. Pag-iisa. Ano mo nga oh? Kasi ba sa'yo? Maliit sa akin guys. Kasi ba? Kasi ito. Try mo nga kasi. Sana ganyan sana bibili ko sa Hong Kong eh. Ganyan sana bibili ko sa Hong Kong. Grabe. Ang ganda guys. Ang ganda niya guys. Ang ganda niya guys. Wala mo kaya ako ito. Oh. Ba't rin ba yan silit? Yan, yan. Igisa kayo. Ayan. Teresita Mayaga, shoutout host. Ayan, di ba? Salanan din niya yan. Alam na nga niya. Wawa. Oo, wawa talaga siya. Alam na nga niya na hindi dapat. Eh, ginawa pa rin niya. Eh, doon pa talaga sa very controversial, yung may controversial pa. Eh, di yun ang napapala niya. He's paying what he did. So, hindi ko ito tolerate yan. Meron kaming tinitignan na sapatos kanina doon sa Dillard's, doon sa ano, yung yellow yung color niya, Jordan something something. Sabi ng anak ko, mahal yan, May. Sabi niya, 2,100 yan. Mahal yung sapatos na yan. Sabi niya, tagda-2,000 mahigit yan. So, that's around 100,000 mahigit. Sabi niya, gusto kong magkaroon ng ganyan. Sabi ko, ano, bibili ako. Sabi niya, naku, huwag ka nang aanihin yan. Na nakawin lang sa iyo yan. Baka mamaya, apektado kasi sila sa mga angel nila. Diba? So, yun. Ang hilig nilang, ano, ang hilig nilang makialam, pero pag sinita, yung pag ano sila, sila yung nangunguna, pero pag ikaw yung nagsalita, sila lagi ang tama. Eh, sino bang nakikialam? Masyadong nagmamarunong yung matandang yun. Kasi sinasabi niyo, wala daw siyang pakialam. Wala ka palang pakialam, eh, bakit ka nakikialam? Sarap anuhin eh. Hello, Vero, hi, ma'am. 263 live viewers, diba?
hindi na lang siya mag-focus. Mag-focus ka na lang dun sa pinapasikat mo, yung inaanuhan mo para lalo pang sisikat, ma-maintain yung kasikatan, hindi yung nakikialam ka. Kasi ikaw mismo ang nag-ano. Ikaw mismo yung nagko-compare. Kasi hindi naman nakikipag-compare o nakikipag-compete siya yung may angels ni Kalinga Prak. Hati kayo! Hati! Hati kayo ha? Oo! Oo, kayo yun! Ayan, finally, meron na si Ato. Pinukpok pa ng sapatos. Ipinukpok. Oh my God. Siya, meron din si Ato. Finally, ipinukpok. Inano pa sa ulo niya. Ay, naku, Diyos ko po. KB game foul, di ba? Oh, so I don't think so na I don't think so ang mga Kalingap Angels ni Kalingap Rob deserve nilang mabas kasi okay, they're ano naman yung kanilang ano naman yung kanilang pakikitungo at saka sa pakikitungo at yung panadadamit, yung kanilang mga personal appearances, di ba? Yung mga outside appearances at saka yung mga pakikitungo nila ay naaayon naman, hindi naman yung kitikiti. So, Jordan po ba, ma'am? Kalimitan ang mahal po eh yung Michael Love na mga sikat. Oh, Jordan! Jordan talaga! Nakalimutan ko ang picturean. Nakita ko sana eh. Nakita ko dun, sabi ko, linapitan ko, sabi ng anak ko. Apple May, Michael Love, shout out. Bibili talaga ako. Ang ganda talaga, sir. Yellow siya, tapos may orange, off-white. Tapos sabi ng anak ko, hinila ko ng anak ko, wag yan, May. Sabi niyang ganun, masyadong mahal yan. Nanakawin lang sa'yo yan pag nakita ng suot mo. Baka mamaya, aanuhin pa yan, aagawin sa'yo. Sabi niya, ang ganda talaga, Sir Winnie. Kaso lang, 2,100 plus tax pa yun. Di magkano na yun? That's around, ano na, almost 2,500 na, ano, 2,500 na, ano, less than 2,500 na US dollar. Gustong-gusto ko na talagang kunin kanina. Inihila ako ng anak ko. Huwag yan, May, huwag yan. Hindi ka na. Pero napagastos pa rin ako sa ibang bagay. Walang kwenta yung ginastos ko, sabi ng anak ko. Ibalik daw niya. Sabi ko, paano ibabalik yan? Ino-return yan. Eh, yung binili ko, hindi naman, ano sabi ko. Hindi naman malandi yung mga Kalingap Angels. All of them are Mariek. O kaya nga, yun nga po, next time po, check ko. Oo, check mo, sir. Ang mahal, ang ganda talaga. Ang ganda. Nike, sobrang ganda. Nandun siya sa ano eh, nakasalamin. Kasi mostly kasi pag nakasalamin at nakalak siya, yun po yung mga talagang mahal-mahal. May nagpabigay pa po ng puhunan na nagkahalagang 20,000 pesos. Ayan. 20,000 pesos para daw dito sa ano nyo, pang negosyo. Bakit? Nahiya na po si Biancy. Sobra-sobra na daw yung biyaya. Deserve mo naman yan, Biancy. Huwag ka mag-alala. Alam namin na ganyan nga. Alam namin na sobrang pag ganitong blessing, parang sobrang nahihiyain ka din eh. Bili ba ko talaga itong batang ito? Kasi kahit marami na yung mga nag-ano sa kanya, nagbibigay sa kanya ng mga ano, ng mga biyaya. Pero talagang ano mo talaga, ramdam mo talaga sa kanya na nahihiya talaga siya na parang sabi niya na parang nakakahiyang tanggapin ito kasi hindi naman namin pinaghirapan. Yung mga ganun talaga yung feeling niya, di ba? Kaya hiyang-hiya siya talaga. Alam ko yung feeling niya kasi parang nauupos siya ni, di ba? 273 live viewers. Dagdagan nyo naman ang ating thumbs up natin, mga kapatid. Ayun. Ito si Beyoncé. Hindi kasi siya sanay ng may... Nakita mo yon? Nakita mo pala yun, Ella? Ako, hinila ako ng anak ko. Pero yung ginastos ko ngayon at saka yung sapatos na gusto ko ay naku, mas malaki pa ang ginastos ko kaysa yung sapatos na bibilhin ko. Ang ganda, di ba? Ang ganda talaga. Sabi ng anak ko lalaki, binya, wag yan, halika na. Sabi niya, ganun. Kasi alam niya, bibilhin ko na naman eh. Mahal yan, May. Sabi niya, wag yan. Nanakawin lang sa'yo yan. Naku, baka mamaya, aanuhin ka lang. Sabi niya, ganun. Kasi syempre, alam yung mga lugar ngayon, hindi na is. Sabi ko, gusto kong magkaroon ng ganyan. Sabi ko, alam niya. Ayan, thumbs up. Thank you, Chris Ann. Ayaw niya talaga yung anak ko. Hinila niyo po ako. Ang mahal, 2,100 plus eh. Plus tax. Hindi ha. Magre-range yun na halos 2,500. Hinila ko. Tapos binalikan ko pa rin. Binalikan ko pa rin. Tinignan ko pa rin. Tinignan na. Tapos tinawag. Saan ka? Sabi niya ganun. Dandito lang. Nagtingin-tingin. Sabi niya, halika na.
Ayan tuloy. Alam nyo ang nangyari? Hindi ko na matandaan kung saan ko napark yung kotse. Ang hirap kong hinanap. Sabi ko, pambira to. Kaya, ang ginawa ko, bumili na ako ng ano. Kasi yung camera kasi, yung, may camera yung ano ko, yung kotse namin. Pero tinanggal kasi. Kaya hindi ko malocate. Hindi ko malocate yung aking ano. Sabi ko, saan ko ba napark yun? Sabi ko, na ano ako doon sa sapatos na yun. Masyado akong na-in-love. Bukas abangan ko reaction mo, ma'am. Kaya na Jomar. Oo, sige, mag-Jomar tayo. Kahit nga mamaya eh, pag hindi pa ako inaantok eh. Diba? Yun ang nangyari. Oh my God. Edwina, Jumangin, ayan, Consul Bartolome, Tamsak, dad. Mahirap talagang pumunta sa ano, mga shopping mall, mga kapatid. Yung talagang yung temptation. Sabi ko sa anak ko, sabi ko sa iyo, huwag mo akong iniimbita. Kasi alam mo naman yung nanay mo, may temptation. May temptation. Ayos ka po. Oh my God. And wala talagang excuse eh. Kasi yung phone ko, nandyan yung ano ko. Kaya sabi ko, oh my God. Para na ako, ako kasi, pag may gusto ako, hindi pwedeng hindi ko kunin. Ganun ako. Ang ganda talaga, Sir Win. Ako, promise. Promise talaga ang ganda. Nakakatanggap ng ganitong blessings. Hindi siya sanay. Ha? Bakit ka ba yan sinaluluwa? Kasi ano po? Kasiyahan, galak, pasasalamat na hindi siya ni-expect na, you know, sa hirap ng buhay. Tapos biglang may darating na ano na biyaya, 'di ba? Biglang mayroong darating na biyaya na hindi niya inexpect. Tapos 'di ba, continuous pure ang dami-dami na raw na itulong sa kanila, ang dami na daw biyaya yung naibibigay sa kanila. Kaya sobra talaga hindi niya mapagilan yung kanyang iyak at saka yung kanyang ano pasasalamat kasi tears of joy yan eh. At saka isa na rin yan na pasasalamat niya na na-appreciate niya lahat. Yung mga ibinibigay ng mga nagmamahal kay Vianse. Tapos meron pa siyang labubol tita USA. Di ba? Bongga! Bakit? Hindi po ako makapaniwala po na. Ganito po kadami yung mga blessing na mga dating po sa amin. Tapos po yung grace pa po na ano. Parang sa, as, parang naka-overwhelm, no? Okay lang yan. Deserve mo naman yan. Kasi may nakita. Tapos sinasabi niyo na binubugaw ni Kalinga Prof yung mga angels. Buti naman magaling sumagot si Kayo. Sabi niyang ganun. Ay, huwag yan. Pinanood ko kasi yung ginamit niya yung video namin. Buti na lang magaling din si Kayo. Sabi niya, oo, nung sabi niya, binubugaw ni Rob yung mga angels niya. Sabi niya ganun. Kasi gusto nila pakilig. Eh, di ba dapat naman talaga pakilig? Sabi niya ganun. Tapos nung sinabi niya bukas, sabi niya, binubugaw. Sabi niya ganun. Binasa niya pero hindi niya linakasan. Yung bunga, gumanon lang siya. Tapos sabi niya, ay, wag yan. Gumanon siya. Tapos sabi niya, eh binasa niya yung pala, eh di ba dapat naman talaga yung mga angels ni ano, eh, di ba dapat naman talaga pakilig, kasi nga di ba yun ang ano ng mga angels, dapat lang naman yung ano nila pakilig, oh, so shout out sa'yo Kayo, okay Kayo. Kasi lang something sa'yo na kabaitan, kaya ganun. So huwag ka lang magbago kung ano ka, ganun ka pa rin, ano? Kahit maraming biyayang dumarating. So, ayun po. Grabe. Tapakan po natin si Biancy, oh. Napakabait si Biancy. Thank you po. Nagiging emotional ako kay Biancy na naman. Pinipigilan ko lang. Tanggalin ko yung ako, ano, yung aking lol. To, ano na yung ay. Yung ganitong mga bata na talagang alam mo, ramdam nila talaga. Kaya yung mga ganitong bata, talagang alam nila kung gaano kaimportante at kahalaga yung mga bagay na natatanggap nila. Kasi talagang umiiyak talaga siya. Talagang ano, tagos sa kanyang puso yung kanyang pasasalamat talaga na hindi siya nakaka... Parang hindi siya makapaniwala na
sa lahat ng kahirapan na bigla na lang na bigla na lang may dumating na anghel o biyaya sa kanilang buhay, kaya hanggang ngayon as in talagang hindi pa rin niya ma-overcome na makapaniwala, na overwhelm siya masyado sa mga dumadating sa kanilang buhay. 20,000 pesos. Tagong mabuti ah. Ayan, tagong mabuti. Lababaltitas. From BNC Lababaltitas. Sa NC Global Supporters. NC Global Supporters. Ayan. Thank you po. Ayan o. So, pati na lang natin kay Pure Help ito. Oo, at uwi ka na lang, di ba? Eh, doctor lang. Laking tulong ng tandem nila, Edu. Especially Edu. Yes, kasi nga nabibuild na yung kanyang confidence eh. Nabuboost na yung kanyang self-confidence. Tapos nabibuild na rin niya. Unti-unti na niyang yung kanyang sarili. Yun. Dr. Lab, ano yan? Ayaw nga pala. Thank you rin pala kay Sherwin E kasi nagpabigay pa siya ng 3,000 para kay Edu. Ayan. Pang-gasolina mo daw. Sabi naman yung aming Sherwin E, malupet. Naawin niyo yung Sherwin E namin. Dr. Lab, ano yan? Ayaw nga pala. Thank you rin pala kay Sherwin E kasi nagpabigay pa siya ng 3,000 para kay Edu. Ayan. Pang-gasolina mo daw. Thank you po. Inalikan pa ni Edu yung pera eh. Pambira talaga yung aming Sherwin E. 007, oh. Very caring talaga. Alam niya talaga yung mga yung mga kailangan, lupet. Para dahil dyan, bigyan natin, paliparan natin ng puso. Nasaan yung puso natin? Nawawala na. Bigyan natin ng tamsak. Paliparan natin ng heart. Mr. Winnick. At paliparin natin ng bigyan natin ng maraming. Diba? Ayan. So, thank you po mga Kalingap. Maraming salamat po at sobrang nakatouch yung mga nangyari ngayon. Nakaka-overwhelm talaga. Kanina sa Brace, ngayon dito naman sa Pangkabuhayan. Napaka, itong vlog na to, napaka daming nangyari. Sobrang daming nangyari po. Kaya maraming salamat po siyempre kay Lord. Una, no? Sa founder ng Kalingap, kay Kuya Val. Sa mga scouter natin. Kasi kung wala yung scouter na rin, hindi sila makikita. Siyempre sa mga viewers and sponsor, Pintro Lala, Focus, thank you po sa mga grupo-grupo po. Maraming salamat po. God bless. Pintro Lala, shout out! Keror, shout out! Kayo dyan! Talagang si Edo, hinahalikan ang mga biyaya, regalo sa kanya. Wow! Oo nga, hinalikan nga niya yung pera eh. Nawala na si Sir Winnie. Congrats, Sir Winnie. Oo, nag-iisang Sir Winnie namin yan. Huwag niyong awayin yan. Nagkikipagpatayan yung team namin. Nagkikipagpatayan. Huwag niyong awayin yan, ha? Marami kayong makakalaban niyo yung mga dyan, mga Team Trulala. Huwag niyong hamon-hamonin yung mga Team Trulala ng dyan, ha? Baka masukat ang mga IQ level dyan. Baka ang mangyari nito, baka magkakaroon ng Pinoy henyo dito. Ayan, so dito pa po si Dara sa bahay kasi ginabi na po kami, ano? Ayan, pagka-box namin ng box ni Biansi, si Dara naman po, dito may box din. From Anel Fernandez. Ayan, thank you. Meron si Dara Bells. Ayan. Bigyan ko na po si Dara ng yung monthly na support natin kay Dara, no? Which is yung ating 5,000 pesos. Ayan, Dara, 5,000. Hamakin mo yan. Hindi na, kahit wala sa tabi nila yung tatay ni Dara, pero merong monthly allowance kay Dara. Tapos yung kapatid, hindi na rin pinoproblema, hindi na sila nagugutom, di ba? Ang laki ng improvement, ang laki-laki ng nangyari yung kanilang buhay, ang laki-laki ng pagbabago yung buhay nila, di ba? Tapos kung ano-ano pa mga sinasabi ng mga tipaklong, yung madami-daming gumagawa ng mga issue, na pinapalabas nilang kung ano-anong sinasabi, di ba? O meron na naman bagong isyong ibinabato nila kay Kalinga Prab, hindi naman totoo yun, hello. Pangalawang beses ko na yan narinig, yung ibinabato nila, dati na-discuss na yan ni Kalinga Prab doon sa kanyang live eh. Ngayon lumabas ulit, diba? Mas nakakahiya yun yung gumagawa ka ng isyo na wala kang patunay.
mas sinisira mo si Kalinga Prab kaysa yung sinasabi mo na gusto mong sirain na tao, kasi anuman ang nilalabas mo yan, mas kasiraan yun ni Kalinga Prab. Kasi yung taong gusto mong sirain, hindi yun eh. Kasi ang kailangan dito, evidence. Evidence! True ka dyan. Emilia Celica. Diba? Diba tama ho? Kung ano-ano yung mga akusasyon na binabato nila. Para lang pagtakpan ang mali. Pagtakpan ang mali, diba? Pero yung maling yun na kailangan nilang pagtakpan, ang tinitira nila si Kalinga Prab, ginagawa nila ng kwento ng hindi totoo. Diba? Tapos ang pilit nilang ini-insist, yung ginawa nilang mali. Plus, para lang takpan, ma-divert yung issue at matakpan na naman dito sa ini-issue nila kay Kalinga Prab na yun daw yung ano. Eh di ba mas mali yun, yung maglalabas ka dyan na hindi ka sigurado, tapos sinasabi mo na ganito, ganyan si Kalinga Prab, mas malaking kasiraan yun yung ginagawa mo, kasi nga gumagawa ka naman ng issue para masilipan na naman yung mga ibang bumabatikos kay Kalinga Prab. Di ba? Kaya nga eh, sana all, tanga talaga. Meron nagsusumbong doon sa ano ni ano, pero buti naman maganda yung sagot ni ano doon, ni Kayo, hindi niya pinansin. Ingit lang ang mga yan, wala naman maitulong. Thank you po, Sir Winnie. Pagmamahal, team, true lala. Busy na yan si team. Ay, nandito pa, good. Nandito pa pala si ano, Sir Winnie. Diba ho? It's a common sense. Bakit mo gagawan? Ita-thumbnail mo pa. Lalagyan mo pa ng ano diyan, ng description, title. Para lang pagtakpan ang mali na ginawa mo, na wala ka naman kalaban-laban talaga. Talagang mali. Mali talaga, kahit pa baliktarin mo, kahit pa dikdikin mo, pulbusin mo, mali talaga. Pero ang ginagawa nila ay gumawa sila ng bagong issue para pagtakpan yung karumal-dumal kababuyan ng isang tao, tapos ida-divert nila ang nilagay nila si Kalinga Prab. Yan, ganun daw siya, ganyan-ganyan. Wow! Wow, wow, wow! E di ba yung ginawa mo, mas mali yun? Kasi mas kiraan yun sa pagkatao ni Kalinga Prab. Ngayon, binigyan mo na naman yung mga kalaban mo na issue na dudurugin si Kalinga Prab dahil sa pinalabas mong issue. Narinig ko na yan sa live ni Kalinga Prab. Sinabi niya na yan dati, yung ano na yan, na hindi yun totoo. Na wala po ganun. Ha? Kami nga mga keror eh. Hindi nga siya nanghihingi. Sabi niya, pag-focus muna kayo sa channel niyo. Pag kumita na, sabihin ganun, sabi niya, okay lang sa akin kahit wala. Sabi niya, ang importante, lumaki yung channel niyo. Yun po yung focus ko ngayon. Yun po yung pinupokus ko. Yung lumaki yung ano na ipokus niyo muna yung channel niyo. Palakihin niyo muna yung mga viewers niyo. Kaya pag okay na makatulong kayo, pwede na kayong magbigay ng ano, pwede na kayong mag-contribute. Sabi niya ganun. Pero as of now, wag muna. Sabi niya ganun. Tapos, di ba? Ang sabi sa akin ni Kalinga Prab, Dr. Lab, mamaya may pasabog ako. Sige, pasabugin mo. Bakit hindi mo pasubugin yung gumagawa ng ano? Sabihin mo nga ano, Sir Winnie, ipasa mo nga kay Dr. Lab yon, yung nagsabi ng kung ano-ano. 'Di ba? About yun. Bakit nakalimutan ko yung sasabihin ko? Bakit? ang sinabi sa akin ni Kalinga Prab, na mismo ilin sa ano niya, chanchenat niya sa akin, sabi niya, suggestion niya, sinadjust niya, isip niya yon, sinadjust niya yon, sinabi niya sa akin, tinext niya sa akin, sabi niya, Ninang, magbubuo ng mga reactors. Sabi niya ganon. Tapos binigay niya yung Kalinga Prab official reactor. Sabi niya, ito po under, sabi ko, under ba ng Kalinga, ano to, sabi ko, para saan ba to? Konti lang ang sagot ko sa kanya. Magbubuo tayo ng ano, KROR, sabi niya. Kalinga Prab official reactor. Sabi ko, oh, okay, sabi niya ganon. Tapos siya ang nagsabi doon, sabi niya, yung maliliit lang daw na channel. Yung mga gustong mag-reaction, yung may mga gustong mag-reaction lang, sabi niya ganon,
na maliliit pa ang channel. Tapos, pag lumaki na ang channel, doon kung pwede na sila makapag-share doon sa pabahay niya, eh okay, sabi niya. Pero, sabi niya, ayaw niyang isama na nga yung may nandoon na sa listahan. Yun, ang tipid ng mga sagot ko, okay, noted, ganun lang ang sinabi ko. Pero masama naman yung sasabihin, patay, papatayin ko ng mga mangwawakwak sa anak ko. Anuhin mo? Ganunin mo? Diba? Oh. Doc Lab, ilang gabi na ako naghihintay ng pasabog mo. Wala pa na baka itong cellphone ko ang sumabog. Kakaantay. Randy, yung mga wakwak dumadapo kahit saan, sino ang gustong sirain. Kaya nga eh. Kayo rin ang kasing gumagawa ng mga ano nyo. Alam nyo, I observe. Pinapanood ko ang iba-ibang mga nagbablog. Pinapanood ko, I watch them, ha? Pumupunta ako sa mga live ng my live. Pinag-aaralan ko yung mga strategy nila. Ginagawa na nila ng content. Kasi once na yung kanilang claim ay inano mo nila, hindi nila itutwist yung kwento, mawawalan sila ng content. Kanina may pinuntahan ako ng doon. At saka magaling talaga magsalita si Shin. Magaling. Sabi ko, oh, magaling magsalita to ah. So doon ko narinig sa kanya na ganun. Kasi once daw na kailangan daw lagi meron mag-come up sa kanila. Kasi once daw na yung claim, inano nila yung, kilinir nila yung issue, mawawalan daw sila ng content. Kaya sabi ko, oh, ganun pala yon. So yung mga yon, yung umaatake sa amin, alam ko na ang strategy nila kasi napanood ko mismo. Kasi inaano ko nila, pinag-aaralan ko sila eh. Ang sarap ng anuhin yun eh. Yung mga wakwak, gumagawa ng sariling content, ayaw nila pag-usapan mga kapwa nila wakwak. Kaya nga eh. Tapos, ipasa mo nga Dr. Love yung ano, pero Dr. Love, mali naman yun. Sabi nila, walang pakialaman. Bakit nila pinapakialaman yung mga angels ngayon? Di ba? Bakit hindi na lang sila mag-focus yung nire-reactionan nila? Doon na lang nila mag-focus at doon, itry nilang puksain lahat yung mga bashers na sinasabi nila. Kasi hindi na wala naman ang babas dito. Hindi naman kami bashers. Hindi ko naman sila ina-attack. Pero pinilit nila na inililink yung pangalan ko. Pero yung pinapakalaman, di ba? O, kung ano yung sinasabi ng mga bashers nila, baka kailangan na nilang anuhin yun. Tanggapin. I-apply sa sarili nila. Hindi yung lagi na lang sila nagagalit, na ganito, ganyan, maraming bashers. Makakaroon ba ng bashers ng isang tao kung walang nakikita? Hindi naman bashers yun. Yung iba kasi, suggestion lang. Di ba? Kung i-apply mo sa sarili mo, eh di maganda. Kung ayaw mo, gusto mo yung ganyan, lagi kang ano, binabas, dahil baka yun naman ang gusto, eh wala tayong magagawa dyan. Di ba? Oo nga, nakita ko, naka-live. Mga kwek-kwek yun. Nakita ko, eh, labantasan. So, ayan, tapos na rin tayo, di ba? Binigyan ni, ano, tapos na rin tayo. So, magtatapos na rin ako at puntahan natin po si Maring Lena. 7:56, maaga siya ngayon nag-live, ay nag-premiere. Alright, so puntahan natin si Maring Lena. Thank you so much po. Ito na po ang ating reaction video. Baka makakapag-reaction ulit ako kay Jomcar. Ano pang oras na? Tingnan ko yung Jomcar kung 12 hours na, okay na ako. Alright, thank you po. Thank you so much. Shout out po Jocelyn Carongoy Biskera. Ayan, again, maraming salamat po sa mga... Tapos, sinasabi pa doon sa nagla-live na, ano na yun, yung matandang yun, na buzzers daw si Ella, tsaka si ano. Anong binabas doon? Wala naman siyang sinasabing ano ah. Tanggapin kasi yung pagkakamali. Tanggapin ang pagkakamali, ha? Kailangan mong pumilos ng tama at lalo na sa camera para wala silang masabi sa'yo. Kumilos ka ng disente, okay? Kumilos ka ng disente. Siguro lahat ng mga umaano sa'yo ngayon, makukuha mo pa at susuporta sa'yo. Yun lang po yung aking masasabi. Kenneth Fan Vlog, thank you so much. Punta tayo kay Maring Lena. And thank you again. And I will try kung makakapag-reaction pa ako kay Jomcar kasi naantok po ako. Thank you so much. Bye-bye po. Thank you. Bye po. Pesos.
Thank you.